Pagbusisi sa mga insidente ng paguho ng ilang tulay sa bansa, isinusulong sa Senado. Kalagayan ng construction workers na nagtatrabaho para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno, nais ding tutukan. Si Eunice Montes sa sentro ng balita. Nangangamba ngayon si Senate Minority Leader Coco Pimentel III kung ligtas pa ba sa mga motorista na dumaan sa mga tulay matapos ng sunod-sunod na pagguho ng mga tulay na ikinasawi ng ilang katao. Nais kasi ni Pimentel na busisiin munang mabuti ang mga posibleng pagkakamali sa disenyo, specifications at construction ng mga tulay na bumigay tulad ng sa Loay at sa lalawigan ng Bohol nitong buwan ng Abril kung saan 4 ang nasawi at 15 ang sugatan. Ang panawagan ni Pimentel ay ginawa matapos ang pag-collapse ng isang tulay sa Bayan Pangasinan noong Webes. Ipinunto ng senador ang ilan pang mga tulay na gumuho tulad ng Borja Bridge sa Katigbian, Kulafu River Bridge sa Davao City at ang matandang tulay sa Mahayhay, Laguna. Labis namang naaalarma si Pimentel sa naturang insidente at panahon na aniya para mabusisi ng mabuti ang structural integrity ng mga tulay sa ilalim ng pamumuno ng DPWH. Naniniwala naman ang senador na kung kinakailangan ng pondo ay maaari itong isama sa General Appropriations Act dahil buhay ng tao ang nakasalalay kapag hindi maayos ang gawa. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat tugunan na ng gobyerno ang kalagayan ng mga construction worker na nagtatrabaho para sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtitiyak na nababayaran sila ng tama. Ito ang problema ng mga kontratista na may konsensya. If they want to pay their construction workers more, matalo sila sa bidding, hindi ba? But if the Contractors Association will come up with an agreement with the pool of laborers and with DPWH na ito minimum wage. Pero pag kontrata ng gobyerno, minimum wage plus 10% ang makukuha ng worker para may konti naman silang dagdag sa iba. Pero kasi kung gagawin ng iba na may plus 20, plus 15, yung iba hindi, mananalo parati yung pababaan. Kasi I think it's a small way pero makakatulong. Punto ni Cayetano, mayroon kasi ano yung mga malaking kontrata na ang nakikinabang naman ay ang mga kontratista. Ayon kay DPWH, Secretary Manuel Bunoan, kaisa ang DPWH sa monitoring ng dole para tiyaking sumusunod ang DPWH sa labor requirement kada proyekto. Eunice Amonte para sa Bayan.